son to be saved come through the son. Hallelujah. Ni Pastor Apollo Kibuloy, ang kanyang salapi. Magtigas ako sa pangangaral ng tithe. God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano bibigay mo. Tithe, 10%. Talaga yung totoo mo, Pastor. Apollo C. Kibuloy. Isang pastor na naging kilala, higing matalik na kaibigan ni dating Presidente Duterte. I am a loyal friend, of course. Sasabihin nilang tinatago ko si muna si Pastor Kibuloy. Kaya nga, anong tingin ninyo? Kumuli si Pastor Apollo Kibuloy. At marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami pong nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha. Yun yung pagtatanong kung saan ako. Bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle. Na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward. Kung ang talinghaga ko, ano, pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli. Di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang barangal. Okay. Yon ang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam naman natin na daming mga mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yung natatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the Spirit. Magka-worker in the Spirit na kayo, anak na kayo ng tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Okay. At maraming naniniwala ni Pastor Apollo Kibuloy sa pahayag na yan. No? Dahil marami din ang kulang ng kaalaman tungkol sa pananampalataya sa tunay na iglesia. Senyas ni Katil, sabi, bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo kanina may... Ano naman ang ganung klase yung mga kalamuhan? May radar siya. Anong ibig sabihin nun, sir? Meron tayong life detector okay. Na ginagamit natin pag nag-collapse sa mga structures. Okay, that is sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Saan naman confirm na may nakatay daw po sa loob niya, bro? Hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na nakakarating sa akin. Sa itong radar, sir, nanatay na cancer na heartbeat ba sa tao? May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Hindi si pastor na nakakita natin. Mm-hmm. Pero ano yung mga facilities sa loob na ito talaga natin, sir? Na negative na wala. Bilang naka-person? Ang una natin ngayon, ginagawa ay scan lang. Oo, scanning lang. Inaalam namin kung alin dito ang pwedeng pagpagpaguan niya. Kasi ito ay larong tagutaguan sa loob ng 30 hectares of property na may kasama ang mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kung yung mga pagpapakao na maayos, sabi nyo mag-cooperate siya. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So, paano yan? Wala akong idea ba? May mga report tayo, wala pa tayong confirmation. Bilang naka-percent ka natuyok ang KOJC compound, sir? Property ka ron? Bilang naka-percent to? Bilang naka-percent tayo dyan. Wala pa tayo sa 30%, wala pa sa 1-4. So, ito kong ikaya yung student, sir? Ito. Ano po status ng sir? Sabi nila yun. Sir, pero hindi kita mamuno. Ano din ito makuha today? Inyong target? Sa ganitong sistema, hindi po kumuha ito ngayong araw na ito. So, papaguran muna kami dito hanggang sa ma-realize ko ng pastor na hindi kami aalis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kanyang mga kasamahan. Nasa kanila na lang yan eh. Alam nyo, nakita namin, we will publish the rules. Ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga alay nila. May mga bata sa sunod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga bata, sir? May mga pictures pa mga bata. May pangalan ng mga dalagita ron. Sir, may tear gas. Sir, ano po ang dapat maintindihan? May makikita ka ng tear gas kanina. Sir, ano po ang dapat maintindihan ng public sa police operation? Baka naman kanila yun. Sir, ano po ang dapat maintindihan ng public sa police operation na ito? Dapat maintindihan ng publiko sa police operation na to, kami ay mayroong no bail na warrant laban kay Apollo Kibuloy at ng apat pang natitira ngayon. Dati lima yan. Ang isa nahuli na. Si
si Pauline Canada, kasama sa warat, nahuli na namin, nandun na nakakulong sa Pasig. Okay? So dapat sana maintindihan ng publiko na ito ay isang warrant of arrest na i-implement namin against sa tao na yan. Na ang kaso ay karunay dumal na human trafficking, child abuse, at ilan pang mga kaso. Sir, what's your okay sa ating building ngayon? Hindi lang whole day ito. Whole day, whole night. Whole day bukas, whole night bukas. Hanggang sa makita namin siya. So wala magpupulaw pa tayo. Wala magpupulaw dito. General, ang intel na to, si Pastor lang ba o napunta sa loob ako pa? Hanggang sila lahat. So yung kanina na may nakikakayo na room ng mga bata, yung alay, sabi mo? Maraming mga rooms ng mga bata dyan, hindi na namin ma-identify kung sino-sino mga okupante noon. Pero makikita nyo, napakagaganda mga kwarto. Na ang kaharap ay kwarto, yung Apollo Kibuloy. Sir, we're looking for 5 accused. Pero makonsider ba ninyo na ginasuntik ka rin, sir, na overkill ang ginanin mo sa kapulisan? Paano maging overkill yan? Halos hindi na kami makagalaw sa loob sa dami ng mga tao nilang ang gulo-gulo, ang dalakas ng mga sound system. Nagusto kami pagdibate. Uulitin ko nga lang para sana sa kanila at sa publiko. Hindi ito ang lugar para magdebate kami kung tama o mali ang waran. At wala rin kaming personalidad na magdebate kung inosente o guilty si Pastor Kibuloy. Ang trabaho namin ay i-implement ang warrant na ito. Ang trabaho naman ni Pastor Kibuloy, kung talagang siya ay sumusunod sa batas, ay harapin ang kaso na ito, sumurrender, magpakita sa judge, dalhin niya ang kanyang mga abogado, dalhin niya ang kanyang depensa. Sinasabi nila, hindi pa raw guilty kaya hindi raw wanted, hindi raw guilty. Okay, so can you show us the warrant, sir? O paano siya maging not guilty kung hindi natin masimulan ang proseso ng paglilitis? Magsisimula lang ang paglilitis kung siya ay ang kahuli or mag-surrender sa korte. So, pag-alit sa rambok, kung hindi ko ay kusunirin ito, kasi nakita nito kayong mag-plantan ng mga drugs o para masinado si FDR kayo nito ang Davos City. Sinira ang CCTV, naka-live tayo sa SFNI. Paano nangyari yun? Sira ang CCTV pero naka-live. Dami silang ikinakalat na fake news. Lalo na sa SFNI, no? Yung pinutulan ng kuryente, yung pinutulan ng tubig, yung nagtitirgas, pasabugin umano ang katedral nila. So, dami talaga. So, as the arrest warrant, sir, yung didala ka ron, sir? Come again? The arrest warrant, sir, sa itong ginadala ka ron ng documents? Ano sa ating legal officer? Okay. Sir, what will the public... Wala na tayong diskusyon kung balido hindi ang arrest warrant. Tapos na tayo doon. Tapos na. Na-discuss na lang todo-todo yun. Alam na natin na balido yan. Kasi kung balido yan, hindi mo na sana na sinabi na balido yan. Pero hanggang ngayon, nagtatago si Pastor Kumulo Kibuloy. So, ibig sabihin, balido talaga ang warrant. Nagtatago siya eh. Sir, just to clarify again, sir, kahit na wala kayong makita after lahat ng search and scan, wala pa rin mag-pull out hanggang hindi surrender, ganun ba, sir? Hanggang wala kami nakikita rito. Okay. Para hanggang hindi pa namin natatapos ang thorough search. Okay? Thorough search ang inyo. Sir, yung mga na-search ninyo. Wala pa sa mga court? Wait, are they kayo, sir? Okay lang kayo matatapos sa Hindi naman. So ano dapat ang inspect ng public operation? Hindi naman namin inaabala ang public. Makita nyo, ang kalsada sa harap ay ino-open namin. Nag-traffic. General, confident ba muna na sunod ninyo ang rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest? Okay. Are you confident, isip leader sa PRO 11 nga, na sunod ninyo ang rule of law sa pag-implement sa warrant of arrest against Pastor Apollo Kibuloy? Actually, maliwanag na maliwanag yung kanina kasi sila na nga lang nag-usang nagbukas ng gate eh. Kasi sabi ko nga sa kanila at narinig lang lahat dyan sa ating speaker, di ba? Yung sabi namin, nandito kami para i-implement ang warrant of arrest na ito laban kay Kibuloy. So wala nang question about that, kaya nga binuksan nila eh. Ginabawalan niyo mag-welga, sir, sa sulot? Bawal ang welga sa mga kaning mga members sa KOJC sa sulot? Kaling kuhan sila, sir, baga, para sila sa inyo hanga. Kasi lagi na pang story sa inyo nga karoon. Tinutuloy lang namin yan. At Tagalog talaga to si Atore. Hindi siya ka-unawa ng welga. Kanilang paniniwala yan. Sige, sa respetuhin na lang natin na pagbigyan natin dahil karapatan naman nila na magsisigaw dyan. Pero sa totoo lang, ang ginagawa nila ay siyempre the burden ay to obstruction of justice.
hindi namin nagagawa ng maayos ang trabaho namin. Dahil sa mga pagkukulong nila. So may naresto ba? May naresto ba? Wala pa kami nang naresto. Pero may mga namatay daw, sir. Mga. Sir, may mga bata daw pinatrauma doon sa loob, sir. Sabi nila, wala ka naman 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 ito. Pero walang bata, sir, sa loob. Wala, ako, personally, wala ko nakita bata. Room lang po, ng mga bata. Room sa mga bata, may mga bata. Okay, so imo ang mensahe sa mga members sa KOJC nga nasa sulod. Pare-pareho tayong Pilipino. Isang batas natin tinitingnan, isang konstitusyon natin tinitingnan. Ngayon ho, maliwanag na may isang korte yung nagsasabi, hulihin ng mga police o law enforcement agencies si Apollo Quiboloy at ang lima pa. So nasumunod na lang tayo. Marami naman kayong abogado. May ispilahan kayo dyan ng mga abogado. Marami kayong resources, marami kayong pera. Depensahan nyo ang sarili nyo doon sa korte, sa harap ng judge na nagsasabi na aresto si Apollo Quiboloy. Kasi baka na tigilan na natin yung diskusyon dito sa kalsada dahil pare-pareho lang tayong naabala, isang totoo lang. Sir, paano po natin ma-appease yung members na humupa yung tension, especially here outside, sir? Nasa kanila yan eh. Nasa kanila yan. Sir, sa loob, kumakita nyo, napakagulo ng mga member. General, kumakita nyo dato si Pastor Apollo Quiboloy sa sulod. Are we expecting a peaceful ang pag-arrest sa iyaha or na ay mga lahi pang mahita mo? Yan ang hindi ko ma-predict. No? Sana naman si Apollo Quiboloy papakita namin eh. Subukan lang na mapayapa. Huwag na niyang utusan ang kanyang mga tauhan na magpakamatay para sa kanya. Pero sir, yung mga... ginagawa niya ngayon, no, talaga naman, hindi mo naman yun yan eh. Kung talaga ngayon naniniwala nga ba talaga ang mga tao na yan o... Wala sir, natin yung mga order nga, shoot to kill, natin yung mga order nga, maglabay o granada, can you answer? Shoot to kill order, verify that person. Imposible yun. Granada naman dyan, hindi naman war zone yan eh. We're trying our best. Nakita mo kayo na maril dyan? Baka itong mga police karon sir, high power o low power ang dala? Pare-pareho. Kumpilasyon ng aming mga baril dyan. Sir, nasa na tayo sa operation natin. So, ilang percentage na tayo sa operation? Wala ba? Sa 1/4 pa nga tayo. Basically, we're just starting. We're just starting. Inside KOJC, sir, 1/4 pa. Sir, gusto po ito nitinitin? Na-order ako dito. Ako order dito. Kasi ako arde dito. At may wanted dito sa harap ng kampo ko lang. Ganyan lang kampo ko. May wanted dito, di ba? Dati anim. Buti na kuha na namin ang isa. Eh talagang araw-araw, makikita nyo naman. Sabi nila, nung mag-jogging ako rito, nakakos ako ng traffic, tingnan nyo ang kanilang mga illegal parking. Hindi nila nakikita eh. Na illegal parking yan. Ordinary yung tao, mag-park ka dyan dahil naghihintay ka ng kamag-alap ko sa airport. Pumuliin ka ng pulis ka. Bakit sila? Pero patikita ko rin. Parang nakita rin natin talaga kung anong dapat. Pero sunod kita kang Senator Bato, sir. Katong during the Senate hearing, wala ko na gadang kaning mask sa ato mga pulis. Wala naman. Hindi sasabihin namin ang mga pulis. At talaga tinomotion namin. Sunod na lang ng regulasyon. May armahong kayo sa lahat. Kailan lang sa ating pulis. May oras para sa lahat. So, as of this time, sir, ang focus ang inyong KOJC compounder sa kanitipan sa may mukhang. Sir, final message, sir, sa lahat ng public na nakatutok ngayon sa inyong operation. The PNP shall enforce the law without fear or favor. Thank you, sir. Thank you po, General. Okay. Puntahan natin ang press con ng PNP Davao. Ito. Other ways is human intelligence, reliable source of information, and of course, the technical support that we are getting, that are being used by our police officers. Sir, Russell, yes. Isn't there a probability that the bunker has an escape route placed outside of the bunker? Well, everything is possible. Kaya kailangan natin bansayan ito, and that is the reason why we sustain and we maintain that perhaps sabi natin same number yung 2,000 more or less na consistently ay ating pong dinideploy for that purpose. The lawyers The police officers aren't with the warrant of arrest and executing or implementing the warrant of arrest. Again, it's allowed by rules to break in any building or enclosures.
long as the police officers have reasonable belief that that person to be arrested is inside that building or enclosure. Malinaw po yan sa batas. Malinaw po yan sa rules. Sir, it also applies to security permits because Attorney Torrio also said that you have to secure a permit from the city engineering office so that may ensure you can be within the building if there's drilling or whatsoever. Marino naman po sa batas na inaalaw na po ng batas, inaalaw na po ng rules that police officers have the right to break in any building or enclosure. Sir, paano po kayo na, how can you say na po na ngayon sinubutin kayo na wala daw pa specific na building na search? Again, the police officers or the PRO 11 use intelligence, human intelligence and the aid of technical equipment. So ito po yung mga ginagamit natin, ito po yung armed na in-armed sa ating PNP personnel that we believe because of this information, because of this intelligence that we believe that Pastor Kibuloy is instilled inside the KOGC. Sir, about the presence of our personnel what's the purpose? Okay, I cannot give detailed information on that. What is clear here that the valid warrant of arrest was issued. And this does not only apply to one area. As long that our law enforcers, particularly the PFP, have reasonable, you know, the Greek term, reasonable belief or ground to believe na existing yung subjects of warrants of arrest, then still applies in possession ating ginagamit sa ngayon. But again, hindi po pwedeng shotgun approach ng ating Philippine National Police. We make sure that we are operating within the bounds of the law and observing police operational procedures. So you have to I already answered the first question. Sir, good afternoon. Sir, with regards po dun sa mga individual na pinapasok daw po ng uniform, ang nag-request na pagkailan ng this po sana para masiguro daw po na yung mga pumapasok sa KOJC compound is mga police talaga. Okay. Again, this is a peculiar situation because it is a community, sinabi ko nga, na maraming nakatira sa loob. Yes, it is normal na pag sa atin talaga, nag-check natin yan. But this time around, it's a different scenario because we are on the process of serving a warrant of arrest. So, yung rule 113 na sinasabi ni Attorney Filosofo also answers that question. In fact, ang dapat na mag-inspect, no, sa lumabas-pasok dyan to make sure na secure and safe not only the KOGC members, baka mapasukan ng ibang tao, and even from our ranks. No? So, our responsibility supposedly lies dito sa aming members ng PNP. Because we have the primary mandate to serve and protect. Yung pong trabaho ng inyong kapulisan. Sir, meron na bang information, sir, that there are boys on the KOGC going to the town or with the town? We didn't receive that information. Sir, we need to give to at least a key driver to James, we need to give way for the certification. I cannot explicitly give that information because or answer because this will depend no, sa call or sa decision or recommendation of the task force commander. Pero ang kapitra, sir, is the what do you call that? The command center between? No, there is no command center whatsoever. Whatsoever sa loob ng KOGC compound. Everywhere na pwedeng rest for a while, mag-meet up, no? Kung yung may area silang gusto puntahan ay anywhere no, in the area ay pwede nilang mag-meet up sandali and then they can proceed to another area sa loob ng compound. Yes, okay. Can you go, sir, to Jimmy and Apo? Can you always go, sir, doon sa sinabi ni attorney yung pag-evade ng PNP sa para salang nagkakas mag-access sa scanner? Sige, bigyan ko naman tayo si attorney Filosofo. Akin niya yung repeat the question. Ano po yung ating ano, sir? Bukas pagdating sa sinabi ni attorney? Na ano po, yung pag-evade ng PNP, isa lang yung pinapapasok ng mga boxes sa KOJC.
again, this is a legitimate police operation. And there is a necessity, for example, sa, in this case, yung mga troops on the ground that meron tayong operational secrecy to protect the integrity of the operations, to protect the secrecy of the operations. There's a certain level of secrecy in the operations para at least maano natin, matukoy talaga natin, matukoy talaga ng PNP kung saan yung pinaghahanap natin na sabi ng warrant sa Paris. And hindi na naman po natin underdito na wala po siyang, like, let's say, like, parang violation po. Okay, if we always go back on sa rule 113 na sinasabi ni Attorney Filosofo. So I think mag-coordinate na lang po, no, yung si Attorney Torion and other lawyers there. Perhaps we could reach on some agreements, no, kung anong meron man. But again, that does not focus, lose focus sa objective ng PNP. And that is to serve the warrant to the rest. Maybe no, yung specific source of information po niya para I could respond properly. Kung nasa ata po ang PNP ngayon, nasa loob ng kumpang, I mean, nasa porsyento na tayo pagkakarap? Okay. Kaya po tayo malapit? Yes. I cannot give you a direct answer kung malapit na siyang mahuli. It's a different thing. Kung ano na, ilang percent na rin yung target nila sa paghahanap. I can only answer the second question. Ako din na nagtanong. It's more than 40 to 50% percent. We will give updates to everybody once we have developments on this case. Again, but the fact remains that hindi pa rin po siya nagpapakita sa amin at yung including the four others. Sir, follow up po. Ilan na po ang police na nag-deploy sa loob at labas po ng AOJC? Yes, we cannot give that, again, that is operational data. We protect the integrity of the operations. So, sinabi po namin is more or less 2,000. So, regardless, basta yun po aming deployment, we cannot give you exact deployment ng aming personnel. How many is inside and how many are outside. Kamusta po, sir, yung ating mga kapulisan, yung well-being, may mga nasasabi po kasi yung mga na, yes. Napakaganda pong tanong. Kasi gusto kong unahin ko kumustahin ng PNP, kumusta po ang KNPC members. Dahil po sila ang uunahin namin gagamutin, dadalhin sa ospital, pakakainin kung mayroon kaming resources. Mas pinapaboran pa ng PNP actually ang KNPC members, no? Una muna namin silang tatangin, then ourselves. That's how we give value, no, doon sa mga nakatira doon na sa loob. Despite of natanggap ng mga PNP, no, pagiging insulto, no, yung alam niyo naman, lumabas naman sa mga video yun, no, maximum tolerance nandyan pa rin. But we do not, hindi namin ina-allow, no-tolerate na magkakasakit ng aming PNP. We care for them. We have a standby medic. We have the regional medical dental unit on standby. At we make sure that they will be properly replaced kung kailangan nila magpahinga. Yes, no, actually, nakita na namin yung freeze order. I think it was extended to February 2025, yes.
But as to the effectivity kung na-effect ka, verify ko muna yung information na yun. Okay, pa, alam ko. Kasi, effect na siya, nasa halin ko yung compound. Ito yung nasa nabasa na nasa amin. Nandun ba sa nabasa mo yung nakasali ng KOGC compound? I-verify pa po namin yun lang ha. We will go back to you once we have all the information available. Ma'am, sir. Reaction ka lang please dun sa alleged which blackout out after tomorrow's celebration. Ang sabi kasi at morning ko yun kanina, some of your informants are within the circle of General Thor. We have no information. And that, of course, that is not true. Wala ko tayong tinatawag na yun sa blackout. Hindi nangyayari. Hindi magkakaroon ng news. I think I'll write that, sir. Last two questions, yes, Sammy. Sammy, ako ka. General, kapag may pumasok yung mga aming mga swatting. Sabi ni Director yun, wala mga POS doon sa ulo. Okay. So, again, binigay na namin itong information. Very complex yung deployment ng task force. No? It's composed of an arm, meaning wala mga baril, anin sila, civil disturbance management team or company or battalion, our arresting officers, our investigators, our medic. So these are personnel na are not armed. Now, if time to time na makikita natin no, na going in and out ang armed component naman po, they are called specialized police units. That's yung ating special action force, ating special weapons and tactics, and they are necessary to be there, no? Malapit lang. In case of any eventualities, ay pwede po silang mag-respond. Not to cause harm or danger sa ating KUGC members, no? For anybody that will disrupt ang proseso ng pag-serve ng warrants of arrest, these intervening police officers, specialized police units will be there. They are armed. So anytime, anywhere, they can respond. Yun po ang kanilang role. What is important is our personnel are being reminded every day, night and day, by our chief PNP to observe the rule of law and observe the police operational procedure. Okay, so yun ang kanina na press conference ng PNP Davao kaugnay sa operasyon sa kasalukuyang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy ang self-proclaimed appointed son of God na patong-patong ang kaso. Sandali muna, kanina pa umiiyak itong si disipulo ni Pastor Kibuloy. Basahin natin ha. Si Bordsky. Si Pida. Sabi niya, sayang kayo ang Bible nimo sa loyo, abro. Pakibasa naman. Una, Brodsky, no? Bilang kaanib sa media practitioner, di bawal na magiging kabahagi sa mga isyu sa ating lipunan. Pangalawa, kung gusto ka sa Biblia, ano nakasulat dyan sa Ezekiel 18:20? Di po ba yung may kasalanan dapat mananagot. Although, patong-patong ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, patong-patong ang kanyang kaso, patunayan niya sa korte na wala siyang kasalanan. Hindi lang kaso dito sa ating bansa, kaso pa, self-proclaim ito, appointed son of God. Nakalimutan mo ba ang sabi niya? Pag ang kasong ito ay madala sa korte, haharapin niya. Saan na ba eh? Si Pastor Apollo Kibuloy? Ano sabi niya? Tayo'y nagkakalat ng fake news. Anong fake news na ikinalat natin? Di po ba kasalukuyan pa na hinahanap si Pastor Apollo Kibuloy? Sino nagkakalat ng fake news? Di ba naglulundagan na ang mga KOGC members dahil sa sinabi ni Torion na may court order. Si Balik Islam ito si Attorney Torion. May court order. Pinapaalis na ang PNP. Wala naman nakasulat sa court order na pinapaalis ang PNP. Walang nakasulat. Ang nakasulat sa inilabas na order, yung barikada tanggalin. At
Maliban dyan, may inilabas na bagong clarificatory order galing sa judge. Anong sabi ng judge na naglabas sa naturang order na hinahawakan ni Attorney Torion? Di ba sabi na pinatanggal ang mga barikada? Ngunit hindi pinipigilan ang paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Tandaan natin na nanatili pa rin si Pastor Apollo Kibuloy na inosente hanggang mapatunayan na guilty beyond reasonable doubt. Pero alam niyo naman na ang pagtatago sa batas ay katumbas sa pag-amin sa kasalanan. So, sa pagkakatong ito, pasok na tayo sa punto por punto, mga kapatid. Okay? Tutukan natin ang operasyon nitong paghanap kay Pastor Apollo Kibuloy. At inalangin natin na sana mahuli na at walang dugong papatak sa paghuli sa kanya. Dahil naunang sinabi niya, di siya magpapahuli daw ang buhay. Okay, pasok muna tayo. Early church fathers, yung mga hindi early church fathers, yung sila Moses, sila Isaiah, yun ang unang iglesia ng mga panganay. Ang pangalawa, ang mga Kristiyano. Nakita rin ni San Pablo dun sa lang. Kaya nga, mga panganay. Iglesia ng mga. Bakit mga? Dahil ang Israel, iglesia ng unang panganay na iglesia. Pangalawa, ang mga Kristiyano, ang ikalawang iglesia ng panganay ng Diyos. Bakit tayo naging panganay? Dahil naging anak tayo ng Diyos, naging tagapagmana tayo sa kaharian ng Diyos. Yun ang sagot natin sa magandang katanungan ni Wilmar Labitan. At ibalik natin kay Ate Edna. Ate Ed, andyan ka na, Ate Ed? Ate Edna Paliza? Yes, nandito na ako. Ayan. So, ano yung katanungan mo, ate? At paki-ano natin si Barry Wendell, nakapasok natin. Okay, ang tanong ko po ay, di ba po merong, sa simbahan, merong panahon na renewal of baptism? Yung binibless ang lahat na nagsisimba around, binibless ng lay minister, kasama na din po yung pare. Ang tanong ko po doon eh, nahugasan na rin po ba ang lahat ng kasalanan since ganun po yung purpose ng baptism? Okay, bigay natin kay, paki-ano muna natin si Brother Wendell, ate Edna? Pa-co-host ate? Brother Wendell, good evening! Good evening, Bro John Ray. Yes! Edna at sa mga kasama natin. Nagsubaybay. Pakisagot, Brother Wendell, ang tanong ni Ate Edna. Ako, wala namang iba dyan. sige, bigay mo natin kay Mother. Sige, Ate Edna. Okay, tanong ulit eh. Ulit? Oo, kasi hindi narinig ni Brother Wendell. Okay, renewal, sige. Renewal of baptism promises. Ang renewal of baptism promises, yun ay renewal of fidelity natin sa simbahan. Katapatan, baga Brother Wendell. Katapatan, fidelity. Di ibig sabihin, dahil nag-renew tayo, ay nawala na ang mortal na kasalanan sa renewal. Dahil para mawala yung mortal na kasalanan, dapat una, meron talagang act of contrition, at sa pamamagitan ng sacrament of confession, no, yun ang ordinary na paraan sa simbahang Katoliko. Ang renewal natin ay renewal ng katapatan natin sa simbahan. Kaya nga, may katanungan at sagot at may kaugnayan sa the 12 articles of Christian faith. Halimbawa, merong renewal sa kasal. Di ba ba? Renewal sa kasal. Halimbawa, yung
yung couple na nag-renew. Isa sa kanila ay may tago-tagong relasyon, ngunit nag-renew. Nawala na ba ang tago-tago niyang relasyon dahil nag-renew? Hindi. Maliban lang kung hinihiwalayan niya at pinagsisihan niya. Ganon din. So, walang silbi ang renewal of baptism promises. May katanungan dyan na ating sa Cebuano pa yan, isa likway ang sala, isa likway si Satanas. E paano kung yun ang pahayag ngunit na natili pa? So, the fidelity natin, including the 12 articles of Christian faith na sa pananampalataya natin, how about kung ang nag-renew na natili pa sa mga superstitious beliefs? Nag-renew ka nga, pero dala-dala mo pa at hindi mo iniiwanan yung superstitious beliefs na ayon sa Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. So walang silbi. Kaya kailangan din na makatikais natin na ang renewal of baptismal promises, renewal ng fidelity, katapatan natin sa simbahan, kailangan isang buhay natin ang katapatan. Yun po, Brad John Ray. Salamat, Brother Wendell. So, Ate Edna, by the way pala, bago natin ibalik si Ate Edna, may nagpabati pala kay Brother Angel, si Sister Marian Naisidiente. Pakibati po kay Brother Angel John, Brother John Ray. May God bless us all. Yan. Pabati daw si Brother Angel. Go ahead, Sister Edna, at si Sister Mila Barido Magna, pala watching from Canada. Yan, at ano po yan, supporter po natin yan. Go ahead, Ate Edna. Okay. Salamat po, Brother Wendell. Ang tanong po dito sa live chat, yun daw pong, sabi po dito ni Moana, good evening po, Father. Ask ko lang paano po yung mga na-miscarriage, saan po mapupunta ang kaluluwa ng bata? Salamat. Mga ano? Ano yung natin na mga? Kaluluwa daw po. Na mga batang namatay? Opo, miscarriage na ano ba, nalaglag. Nakunan? Sige, sige, bigyan muna natin kay Bro Romel Palma. Brother Romel! Are you there, Pablo? Bro Romel, andyan ka pa, Bro? Okay, so wala si Brother Romel. So sige, ako na lang ang sasagot niyan. Well, ganito, no? Malino naman po, no, ang aral ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung babalikan natin ang aral ng simbahan, sige, unahin lang natin ang aral ng simbahan bago na lang itong, bago natin tingnan ang, wait lang ha, CCC 1261, basahin natin para mag-guide tayo, mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam, ano bang aral ng simbahan, ipaliwanag natin sa inyo, ha? Kasi may nagsasabi kasi na ang bata direkta na rin sa langit, no? Ayon daw sa turo ng simbahan. Pero kung unawain nating maigi ang turo ng simbahan, hindi naman sinabi ng simbahan agad na direkta sa langit, eh. No? So, ito po ay papaliwanag natin. Ito. 1261, ito, no? Mabasa naman nyo naman dyan. As regards, Wait. As regards children who have died without baptism, no? So, patungkol sa mga batang namatay na hindi na binyagan, the church can only entrust them to the mercy of God. Ano daw? The church can only entrust them. So, ipinapasa Diyos na lang. Hindi sinabi ng simbahan na automatic sila nga sa langit. Mamaya, papaliwanag ko kung bakit. The mercy of God, as she does in her funeral rites for them. Indeed, the great mercy of God, who desires that all men should be saved, and Jesus' tenderness toward children, which caused him to say, "Let the children come to me, do not hinder them. Allow us to hope." No, yung pananalita pala ng Panginoong Hesukristo sa Mark 10:14, no, itong pananalita na ito, Mark 10:14 po tumabasa, yan, "Let the children come to me, do not hinder them." Huwag yung hadlangan ang mga bata na makalapit sa akin. Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa.
no, that there is a way of salvation for children who have died without baptism. All the more urgent is the church call not to prevent little children. Kaya nga ang simbahan talaga nananawagan na urgent, no, call not to prevent, no, wagad lang ang mga bata na hindi makalapit kay Panginoon Jesus Kristo through the gift of the holy baptism. Okay, so yan po ang turo ng simbahan, mga kapatid, ha? Na ako kasi ang dami ko narinig na mga ano din, mga ngaral din sa simbahan na pag namatay daw ayon sa turo ng simbahan na mapupunta na daw yung langit mga batang hindi. Hindi po, wala sinabi ang ganung simbahan, no? Entrust them to the mercy of God. Dahil sinabi ng ating Panginoon Jesus Kristo, huwag hadlangan ang mga bata na makalapit sa akin. So yun daw ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na mayroong salvation, no? Way of salvation para sa mga bata hindi nabinyagan. Pero ang simbahan urgently nananawagan sa mga nanay, mga magulang, na yung mga bata kinakailangan mabinyagan talaga. Bakit? Ipapaliwanag natin biblically. No? Tandaan natin na ang ating Panginoong Jesucristo, certain siya sa kanyang aral. No, kapag sinabi ng Panginoong Jesucristo, mangyayari talaga yan. Sabi nga ni San Pedro sa kanyang unang sulat 2:22, walang kasinungalingang lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. So ano ba ang aral ng Panginoong Jesucristo when it comes to baptism? Okay? So ito po ang ating mababasa sa John 3:3, kama 5, no? Ito po ang pinaka aral mismo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, katotohanan. Take note, ano daw? Katotohanan, 2 times. Katotohanan, katotohanan. Verily, verily, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng muli, ibig sabihin, mabautismuhan, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano daw? Ang taong, maliban ang taong mabinyagan, hindi makakakita sa kaharian ng Diyos. Aral na Kristo yan. No? Sa 5, sumagot si Jesus, katotohanan ng katotohanan, verily, verily, I say unto you, katotohanan ng katotohanan, maliban na ang tao ipinganak ng tubig at ng espiritu, ibig sabihin ng binyag, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So mayroong dalawang consequence kapag ang tao, tandaan natin, ang bata, kahit bata pa yan, tao pa rin yan. Kahit sa sinapupunan pala ng tiyan, ng nanay, tao pa rin yan. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo, Matthew 1:18-23, nung sinabi ng anghel, nagdadalang tao si Maria. So tao ang bata, kahit sa sinapupunan pa lang. No? Kapag nakunan yan, hindi siya nabinyagan. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Maliban ang tao mabinyagan, hindi siya una makakakita sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun ang konsekwensa, tao hindi mabinyagan. Ang bata, tao yan. Ngayon, ang question, anong mangyayari doon sa mga bata hindi nabinyagan? Hindi sila makakita sa langit, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Ano ang turo ng simbahan ngayon yan? No? So, mayroon pong tinatawag ang turo ng simbahan na baptism of desire. Baptism of desire, ito yung pananampalataya, no, ng nanay para sa kanyang anak. So yung pananampalataya ng nanay, aplikado yun sa kanyang anak. Ang batayan na ito ang aral ng simbahan sa Vatican I. Ang ginawang ano ng simbahan dito sa Matthew 15:22, no? Ito yung batayan ng simbahan sa baptism of desire. Matthew 15:22. Ito ang sabi. At narito ang isang babaeng Kananeya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae. Ano daw? Ang kanyang anak na babae ay pinapahirapang lubha ng isang demonyo. So humihingi ang nanay para sa kanyang anak ng tulong sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Anong wika ng Panginoong Jesucristo? Data proat siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. So binaliwala siya ng Panginoong Hesus. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ay pinamanhikan na nangagsasabi, paalisin mo siya. Kita niyo? Kung humihingi ng tulong sa Panginoon, pinapaalis pa. Sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Data proat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo. Ang nagsabi nito ang ating Panginoong Jesucristo. Basahin ko ito sa magandang balita Biblia para mas malinaw. Sumagot si Hesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Okay? Nakuha niyo yung konteksto?
Si Panginoong Jesucristo, hindi siya sinugo doon sa kaniniya, kananyan. O yung mataga kanya, hindi siya sinugo. Kaya nung humingi yung babae ng tulong sa kanyang anak, sa ating Panginoong Jesucristo na gumaling, ang sagupisos sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel, lamang ako'y sinugo. Ibig sabihin, sa Jerusalem. So, therefore, hindi dapat pansinin yung babaeng nanghihingi ng tulong sa Panginoong Jesucristo, pero anong nangyari? Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod. Lumuhod ang babae, ito at nagmamakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Anong nangyari? Sumagot si Jesus, hindi ba dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso? Totoo nga, Panginoon. Ito nagpapakita ng pananampalataya nung kanineya kay Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumog na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. So pinapakita niya yung kanyang faith na kahit mga mumog lang yung salita ng Diyos eh talagang inaano pa rin no, ng mga aso. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang inihiling mo at noon do'y di gumaling ang kaniyang anak. Okay? So, through the faith of the mother, yung kaniyang daughter ay gumaling. So, doon ini-apply ngayon ang baptism of desire sa mga batang nabinyagang hindi, sa mga batang namatay na hindi nabinyagan. So, anong ibig sabihin nito? Yung magiging hukom ng Diyos, according to the church, ay magdidepende sa pananampalataya ng nanay. Halimbawa, yung nanay nagbuntis. Yung nanay ay isang pagano. So dahil pagano siya, of course, wala siyang pananampalataya sa katulikong pananampalataya. If ever yung anak niya na isilang, naging tao yon, hindi rin niya pabibinyagan yon. Bakit? Dahil hindi niya pananampalataya pabinyagan ang kanyang anak. So therefore, wala siyang faith. So kanyang anak, walang privilege na makukuha galing sa awa ng Diyos dahil sa lack of faith ng kanyang nanay. However, kung yung nanay ay isang Katoliko, tapos nakunan siya, namatay yung kanyang anak sa sinapupunan pa lang, ano magiging hukom noon? Of course, dahil nanay yon, ang kanyang pananampalataya, Katoliko, kung naging tao yon, pabibinyagan niya yon sa Katoliko. So yun ang baptism of desire. It depends of what the mother's faith. Nagdidepende sa pananampalataya ng nanay. Kaya kung namatay man yung anak sa sinapupunan pa lang, possibly, no? Possibly according sa dugma ng simbahan, mapupuntang langit yung bata. Kasi nga because of the baptism of the desire. No, aral to ng simbahan. Pero anong mangyayari yung sa mga bata ng mga namatay na ang nanay nila ay pagano, hindi naman sila makakapasok sa langit. No, so ano mangyayari doon? Itatapon ba sila sa impyerno? Hindi rin kasi ang impyerno tapunan ng malalaking kasalanan. Eh yung bata, ano lang bang kasalanan noon? Original sin, hindi pa nila kagustuhan 'yon. Na panunod lang. So hindi sila pwedeng ipunta sa impyerno. Hindi sila pwedeng sa langit. Kasi meron silang original sin, hindi natanggal. Tandaan natin ang makakatanggal ng original sin, ang binyag lang, hindi sila binyagan. Saan sila ilalagay ng Diyos? Kaya nga sa Vatikano Uno may aral na infant... Ano yan? Yung... Ang tawag doon? Ano ba tawag doon? Yung limbos of the infant. Limbo ng mga bata na namatay na hindi nabinyagan. Yun ang aral sa Vatikano Uno na sad to say, sa panahon ni Pope Benedict XVI, dahil nga wala siyang enough talaga na private revelation na mayroon talagang lugar na yan, hindi siya naging defini dogma ng simbahan. Pag sinabi kasi natin defini dogma, yun yung aral na hindi na pwedeng tanggalin kahit pa Santo Papa. Pero dahil nga wala siyang enough na source o no, mga private revelation na mayroon talaga ang lugar na yan. Kasi based lang ang limbos of the infant, kasi based lang sa theological o opinion ng mga sinaunang ano natin, mga sinaunang church fathers, no, at mga theologians. Bunga sa sinabi ng Panginoong Jesucristo na
ang bata pag nabinyagan, o ang tao pag hindi nabinyagan, hindi makakapasok sa kaharian sa langit. Hindi naman sila pwede itapon sa impyerno. So saan sila ilalagay? Meron kasing limbos of the father. So meron ding limbos of the infant. What is the meaning of the limbos? No? State of happiness without or minus the vision of God. Yun po kasi ang meaning ng limbo. State of happiness, no, nasa paraiso pa rin sila, minus the vision of God. Bakit minus the vision of God? Yun ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John 3:3. Maliban ang tao mabinyagan, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos, lalong-lalo na sa Diyos. Hindi niya makikita ang Diyos. Pero dahil hindi wala silang malulubang kasalanan, hindi naman sila pwedeng itapon sa impyerno. Hindi sila pwede sa langit kasi hindi nga sila makakita sa langit, hindi sila makapasok. Kaya nakabuo ang mga church fathers natin ng theological opinion, no, na itong mga bata na ito ay mapupunta sa isang paraiso or lugar or estado na hindi sila nahihirapan. Parang ganito lang, parang earth, no, paradise. According nga sa libro ni Scott Hahn, ang limbo is a paradise minus the vision of God. Yan ang meaning ng limbo. So doon mapupunta yung mga bata na namatay na hindi Kristiyano, hindi nabinyagaaw, hindi yung nanay nila ay hindi Katoliko. Doon mapupunta ang bata na mga namatay. Yan po ay based on mga documents ng simbahan na nalaman natin, no? So, yun po Ate Edna ang sagot sa ating sa tanong Ate kung paano ano ang mangyayari sa mga bata na namatay sa sinapupunan natin na. Bro, John Ray. Ah, yes, Bro Wendell. Sandali muna, sagutin ko muna itong na-comment una. Pido, 1690, sabi niya, insulto ba daw, yan ang kanyang tanong, insulto ba daw ng simbahang Katoliko kung ang attorney na Katoliko ay ipagtanggol ang Diyos ng mga kulto? Same tanong din ba sa relihiyong Muslim? Yun ang katanungan niya. Kung magiging insulto ba daw sa simbahang Katoliko na ang abogado ay ipagtanggol niya yung kulto o criminal ba? O na, tandaan natin kapatid, bakit yung mga abogado ipagtanggol nila kahit na yung tinatawag na worst criminals, di ba? Merong mga criminal lawyers, ang kanilang expertise ay about sa crimes. Bakit? Insulto ba yan? Hindi naman yan insulto dahil sumusunod sila sa essence ng batas. Ano po ba yung principle ng mga abogado? Ang essence nila, the obligation of lawyers to defend even the worst criminals, nakabatay yan sa commitment to uphold the principles of justice, to protect individual rights, and to maintain the integrity of the legal system. Kahit pa may mga kaso, halimbawa, kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang, hinahanap siya ngayon, nagtatago siya. Pero di ibig sabihin na dahil may warrant of arrest, nahatulan na siya ng guilty, no? Nanatili pa na inosente siya hanggang mapatunayang guilty beyond reasonable doubt. Ang problema lang, nagtatago siya. At ang pagtatago ay katumbas sa pag-amin ng kasalanan. May isa pa dito. Sandali ah. Si Kapapas TV. Lumabas ka na sa usapin na yan. Wala kang alam sa reliyon. Ang pinag-uusapan diyan, kundi personal na galit. Hanga ako sa iyo dahil Katoliko din ako. Pero yung pakisaw-saw ka dito, parang bangag ka din siguro. Nagiging bangag na daw ako. Una, tandaan natin na hindi bawal sa simbahang Katoliko ang magiging kabahagi sa isyo ng ating publiko. Sa Lumen Gentium number 36, nakasulat yan.
No? Meron tayong Lumen Gentium number 36. Ang partisipasyon natin sa simbahan, sa mga social issue, batay sa Catholic social teachings and other issues. Okay. Hindi kasi tayo Bible alone. At kaya hindi bawal sa Katoliko ang makipabahagi sa mga isyu sa ating lipunan. Okay? Kung tandaan natin, ang sabi ni Dr. Jose Rizal, it is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed. Imagine, it is enough for good people to do nothing, for evil people to succeed. At ayon din kay Albert Einstein, anong sabi niya? Sabi ni Albert Einstein, our world today has become a dangerous place to live in. Not because of some people who are doing good, but because many people, maraming mga tao na walang ginagawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Okay. So, yun lang po ang sagot ko, Brad, dahil nagiging bangag na umano ko. Siguro, Brad Wendell, paalalaanin lang din natin ang ating mga kapatid, no, na, mga kapatid, ang kauna-unahang tao na pinaburan ang kriminal, ang ating Panginoong Hesukristo. Maalala nyo, dinala sa kanyang harapan yung babaeng nangangalunya, si Maria. Di ba, dinala sa kanya? Anong sinabi ng Panginoong Hesukristo? Naging abogado pa si Panginoong Hesukristo doon sa babae. Sabi ni Panginoong Hesukristo, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato diyan sa babae. Anong nangyari? Isa-isa na alisan ang mga Hudiyo kasi sabi nga ng Panginoong Hesukristo bago mo punain ang ano ng iyong kaaway, tingnan mo muna ang truso sa iyong mata. So, diyan makikita natin na ating Panginoong Hesukristo nakisali din sa mga ganyang pangyayari, mga kapatid, no? Wala namang wala namang ako sa nakita ko sa mga vlog ni Brother Wendell, wala namang sa vlog niya No? Yan ay tanda natin demokrasya tayo. Meron tayo sariling opinion. No? At hindi yun labag sa institusyon, hindi rin labag yun sa pananampalataya. Lalo nang hindi labag sa separation of church and state. Correct! So, wag mo nating anuhin kung ano yung ginagawa ng tao kasi nagbibigay lamang siya ng informasyon para sa tayo mga nagtimbang hindi natin. Hindi tayo one-sided. Kasi kung ang pakikinggan lang natin, puro balita lang, baka malaso yung isip natin, hindi natin na malayan na iba na pala yung sinasabi ng balita without yung pag-aanalisa. Maigi yung marami kang marinig na opinion. Pagtimbangin mo. Okay? Kung hindi paboro sa iyo yung paliwanag ng isang tao, di maghanap ka ng iba. Explanation, huwag yung tuliksain. No? Kasi demokrasya tayo, pinapatay niyo yung demokrasya, mga kapatid. At walang utos sa Biblia na huwag kayong makisali sa mga ganyan. Walang ganun. No? Ang utos ka ng simbahan, pwede tayong makialam. No? The church is the voice of God. Tandaan niyo po yan. Okay, Ate Ed na. Balik natin sa iyo, Ate Ed. Panghuling tanong, Te. Salamat. Last question. Apo, Ate. Tanong ng anak ko. Meron daw po bang Bible verses dun sa pag-charge ng sin, mortal sin at venial? Pag-charge? Di ba po meron tayong mortal sin at saka venial sin? Meron daw po bang biblical? Patayan. May biblical. Yes, meron. Sa 1 John 5. Okay, ibigay mo ito, Ate. 1 John 5, 15 to 17. No? Ikaw na bahala mag-English kasi ikaw naman ang nagtanong. Hindi naman siya. Para hindi na ako mahirapan. Ang sabi ni St. John,
At dahil alam nating pinapakinggan ng niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa kanya. Kung makita ni Numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan. So mayroong kasalanang di hahantong sa kamatayan. So mamaya babasahin natin anong ibig sabihin ng kamatayan na yan. That is the second death. No? So mayroong kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan. Ibig sabihin, may mga kasalanang hindi malaki. So dahil hindi siya malaki, hindi siya hahantong sa kamatayan. Ibig sabihin, impyerno. So anong uri ng kasalanan na yan? So maliliit na kasalanan. Kaya yan ang tinawag ng simbahan natin, ito na venial. Brother Wendell, ano nga ba yung kahulugan ng venial, Brother Wendell? Yung etymology na nakalimutan ko? Okay. Ang venial sin, alam naman natin, yung ano ang elements, bro? Ikaw muna. Ano ang elements ng mortal sin? Ang mortal sin, merong tatlo, no, yung tatlong elemento, yung full knowledge, full consent, and grave matters. Grave matters. So, yun yung tatlo para maging mortal sin. So, kung wala yung tatlo na yan, isa dyan, absent, hindi po yung makakonsider ng mortal sin. Yun, Brother Wendell, ang elements. Oh, yun ang elements. So, isa yan ay absent, hindi yan mortal sin. So, venial sin, that is relatively slight. Or that is committed without full reflection or consent. Ayun. Ayan. So, yan natin. No? So, ito malinaw sa John 5:16. Mayroong kasalanang di hahantong sa kamatayan. Patuloy natin. Sabi dito, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos. Tandaan natin ang mga kasalanang mortal. Mahirap ipanalangin yon, no? Na magbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. So ito yung venial sin natin, Edna, na sinasabi ng Bible. Kasalanan hindi humahantong sa kamatayan. Venial sin, ibig sabihin. May kasalanan, venial sin in theological term. No? Theological term, at Edna. May kasalanan hahantong sa kamatayan. So meron namang kasalanan humahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. So ito na. Lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanan hindi humahantong sa kamatayan. So ibig sabihin natin na mayroong tinatawag na weight of sin, bigat ng kasalanan. So in Psalm 7:11, God is a just judge. No? Tuwid na hukom. So kapag tuwid na hukom ate, yung nagnakaw ng pandesal, hindi mo yun nakatulad ng perpetual reclusion petwa. Ano, yung tinatawag na life sentence, nagnakaw lang ng pandesal yun, yun ba ang hatol mo? Kung matuwid ka na judge ha, siyempre mababa lang ang magiging hatol mo sa kanya kasi nga hindi naman mabigat na kasalanan yon. Pero kapag nakapatay na yun, siyempre, ano ang kapalit mo? Kung may silya elektrika, di isa pa silya elektrika mo yun. Kung sa Pilipinas, wala naman tayong death sentence. So, palagay natin 40 years of prisons lang. So yun ang magiging hatol. So meron kahit sa batas ng mga tao at Edna, mayroong hatol para sa magagaan na kasalanan, meron ding hatol para sa mamabigat na kasalanan. So ang just judge na tao kayang magbigay ng ganyang hukom, how much more ang Diyos na according sa Salmo 7:11, God is a just judge. At Edna, yun ang sagot natin. Bro John Ray? Yes, Bro Wendell. At dagdag ko lang, huwag magkumpiyansa din sa venial na kasalanan. Bakit? Di yan mortal. Venial yan. Pero halimbawa, maliit lang na sugat sa saang bahagi ng ating katawan. Hindi yan ikakamatay. Maliit lang. Pero kahit maliit yan, apektadong apektado ang buong katawan. Manghihina ang buong katawan. Ganon din. Ang paulit-ulit na venial na kasalanan, manghihina tayong paglabanan ang mortal na kasalanan. At dagdag natin, no, yung venial, yung mortal sin, nanggagaling din yan kasi sa ano eh, nanggagaling yan sa venial, nanggagaling sa maliit eh. So, hangga't maaari, of course, hindi siya mahirap siyang tanggalin, pero hangga't maaari, yung venial, kung kayang iwasan, no, iwasan natin mga maliliit na katulad. Bro Angel. I'm sorry bro, I beg to disagree. Narinig ko to kay Doc Litching. Sabi ni Doc Litching daw,
no, ang mortal sin o ang venial sin hindi kailan magiging mortal sin yan. Pero tama si Padre Wendell, wag daw wag ha? It will lead pag lumala magiging mortal sin. Hindi nga daw ang mortal ang venial is a venial. Yeah, ibig sabihin magli-lead siya, maliit na kasalanan natin. Kapag magli-lead. Okay, tama. Kasi stain kasi yun eh. Stain, tama, magli-lead. Akala ko siya yun yung source ng mortal sin. So, hindi, magli-lead, yes. Sa explanation ni Doc Liching, pinakinggan ko sa kanya, ang venial sin, hindi kailanman magiging mortal sin yan. Venial lang yan. Pero hindi, yun nga sabi ni Brother Wendell, hindi kumpiyansa kasi kasalanan pa rin yun. At yun na sabi ni Brother Wendell, magli-lead sa'yo yun na gumawa ng mortal sin. Yeah. Tama, magli-lead. Yeah. Tama. Yung nga sinasabi ko, kaya ang nangyayari kasi, kaya nga si ang ating Panginoon sa Kristo during that time, ang sabi niya, una, diba sabi niya, sinasabi ng kasulatan, huwag ka mangangalo niya, diba sabi niya. So, yung leading to sin, tinanggal na niya yun, leading to mortal sin. Kaya sabi niya doon, ang sabi niya doon pagdating doon sa pangalawang ano, no, sa talata, yung kasunod, sabi niya, ang tumingin, no, ng ipagnanasa, ay nangangalo niya. Now, so in other words, talagang hinihigpitan niya yung tao para hindi mag-lead tayo sa mortal sin. So in other words, katulad ng St. Thomas Aquinas, no, pagpunta sa lust and masturbation and fornication, in order for us to avoid that, no, siyempre kung napatingin ka, yun nga sinasabing binyal-binyal, no, light lang. But, kaya nga sabi nito St. Thomas Aquinas, paano mo maiwasan yung mga ganyang kasalanan which it will lead to mortal sin nga, no? Katulad ng mga masturbation, ng mga lust, fornication, hanggang sa makarape ka na, makapag-rape ka na. So, ang mangyayari, sabi nga, yung external mo, iwasan mo na. So, tanggalin mo na yon yung mga external na makakapagdulot sa'yo ng malaking kasalanan. So, in other words, manggagaling talaga siya. Unang Santiago nga bro, chapter 1 verse 14 to 15. Ito yung nangyayari kasi sa tao pag natatangay na talaga. Maliit lang sa kasalanan pero pag natangay na siya, it will lead to death talaga, mortal sin. Unang Santiago nga bro, chapter 1 verse 14. Umpisahan natin sa 10:11. 10:11. Umpisahan natin sa 10:11 hanggang 14. At gayon din naman ang mayamang kapatid Santiago, no? Kapag siya'y binaba sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak, ang damo, sa 11 pala. Ang damo ay hindi ito. Okay, yung sa'yo na lang. Ano yun, Brother Wendell? 14:15 na lang, nakalimutan yung talata. Sige ito. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit. Ayun, so doon pa lang sa naaakit eh. So medyo nandun ka pa lang sa vinyo, sinaakit ka, di ba? At sabi diyan, ano yun? Tuloy. At nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Yun. So, pag nagpatangay ka from that venial sin, maliit lang siya. Ayun na. So, kaya nga, ikat mo na yung venial hanggat maaari. Eh, no? Yung source of to commit sin. Tuloy, anong mangyayari kapag nasa? Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Amen. So what's the message of this, ano natin, no? Ang topic natin dito sa venial and mortal sin? The message is, hanggat maliit pa, tigilan na. Kasi venial sin, maliit talaga yan, no? Kung makamatayan mo, maliit lang, venial sin lang yan. But hanggat buhay tayo, ang the message is clear. Wag na natin ikat na natin. Lalo yung mga ano, halimbawa, kasalukuyan ngayon, may mga may asawa, lalaki, babae, medyo alam mo, may pa-text ka pa, 'di ba? Yung mga ganun-ganun muna, nag-umpisa kayo sa kaibigan muna, and then later on, yun na nga, no, na nagkakaroon na kayo ng relasyon, ayun na. So in other words, kung o kaya sa mga nanonood ng ano, no, ng mahilig manood ng malalaswang ano. So in other words, napakapanood kayo isang beses, may venial sin pa lang 'yun, wala pang, pero later on magli-lead 'yan, no. So ang message is clear, no. Kahit venial sin, kahit sabi nga ni Bro Wendell, apektado pa rin at it will lead. So ibig sabihin, ang the message is clear, pakisabit kay Mrs. Edna, no, yung kahit sabihin mo venial sin yan,
sabihin mo rin sa bata na iwasan na kung kaya para hindi siya mamunga ng mas matindi pang kasalanan. Yun po yung pinaka-message niyan, Bro Junrey. Yan, maraming salamat Brother Wendy, Brother Angel sa napakalinaw na sagot. So Ate Edna, okay na ba yun Ate Ed? Yes bro, kasi po ano siya, kinakausap na yung mga protestanting chante, kaya naghahanap siya ng mga Bible verses to support the evangelization. Yan, so naway pagpalain yung anak mo Ate bro Edna. Bro Angel, bro, yes. Merong version sa 1 John chapter 5, nakalimutan ko lang ang version ng Bible, 1 John chapter 5 verses 15 at 17. Ang binanggit talaga sa English, mortal vinyal. And venial. Nakalimutan ko rin eh. Oh, nakalimutan ko lang ang version na yan. Nabasa ko yan. Inaalap ko rin eh. Hindi ko makita ngayon kung saan verse yun. Meron ganong Bible na nakatranslate ng vinyal at mortal. Meron pala yan. Tintay natin ha. Vinyal, mortal sin. Meron ding version na ang binanggit, mortal. Di binanggit ang vinyal. May version din na nabasa ko. Pero may version talaga na binanggit ang mortal at binanggit ang vinyal. Ano kayang version yun ano? Nakalimutan ko lang ang version. Common ba siya na Biblia for Wendell? Hindi. Hindi? Wala ko niyan. Sige, Ate Edna, yun na kanyan, Ate Ed. Salamat po. Alright, Ate Edna, maraming salamat din sa pagtatanong. At may nagdalawang nagtaas dito sa Zoom. Si Sister Mina San Diego. Sister Mina San Diego, pa-unmute, Sister. Bro, baka maano to, baka mahalaga to sa YouTube natin, bro. May nagtatanong. Sige, Brother Wendell. Sige, binyag niya kasi yung baby daw niya, walang heartbeat. So sabi niya, bro, nakaano pa naman sa akin. Bro Angel, paano po yan? Si Sister, ako sister to, Loris Tradition po, no? Ito po yung tanong yun, no? Bro Angel, paano po yan? Dapat po bang binyagan ng baby po namin na walang heartbeat? So, hindi ko maintindihan kung walang heartbeat. Heartbeat? Ano ba yun? Baka manasa hospital, nakaano siya para sa heartbeat siguro. Kung buhay pa yan, sister. Yes, pabinyagan nyo kung buhay pa. Baka nakaano siya sa hospital ngayon. Pwede niyo pong tawagan kagad yung ano, no? Yung pare. Hangga't buhay pwede, pero pag patay na yung bata, blessings lang po ni Father ang pwede. Hindi na po pwedeng binyagan yung patay. Pero wala daw heartbeat. Ayun, no. So kung buhay parang kumatos, pa siya, Brother Wendell, Abra Angel. Parang ganoon, 'di ba? Yung kumatos, wala ng heartbeat, ano na lang. Pwede ba 'yun? Utak na lang ang gumagana? Hindi ko alam, mayroong ano 'yan. So mayroong sigurong mga aparatos na ginagawa. Kasi ibig sabihin niya buhay pa siya, wala siyang heartbeat. Hindi naman sinabing patay eh. So ibig sabihin walang heartbeat. Sister, pakilinaw po kung ano bang sitwasyong walang heartbeat na sinasabi niyo, no? Kasi medyo ano to, Sister Lorefer, importante to yung tanong niya. As soon as possible dapat mano yung bata mabinyagan sana. As soon as possible. Ito. Hindi po, wala na po yung baby. Hindi po siya totally nabuo. Wala na po yun. Patay na. Hindi na po pwede binyagan yung patay. Siguro baka na mamatay lang. Sister, hindi po siya pwedeng binyagan. Blessings lang po ng pari ang pwede po. Pero hindi na po binyagan. Ngayon, yung salvation ng bata, kung ano ba, no, yun nga, pinaliwanag ni Bro Junrey, kapag ang intention ng nanay, no, malaking impact yun. Kaya nga sa binyag, ang natataka yung mga ibang sekta, batang nanay ang tinatanong. Kasi biblical yun, yung faith ng nanay, kaya binibinyagan yung bata. So, mahirapan talaga ang mga ibang protestante talaga dyan. Bakit daw sumasagot? Pinagtatawa na pa ni Brother Eli yun, sumasagot daw. Hindi kasi nila naunawaan, Brother Angel eh. Na yung pananampalataya ng nanay, inseparable yun. Inseparable yun. Kaya nga yung binanggit nga na talata ni Bro Junrey kanina, yung nanay, di ba, sa faith niya, gumaling yung anak. Wala naman yung anak dun eh. Nanay lang pumunta kay Jesus. Kung wala ka sa tama iglesia, talaga mahirapan po tayo. So, kung yung faith niyo, gusto niyong pabinyagan, sister, so, may chance po yun talaga. Malaking chance ayon sa simbahan at Biblia.
Kung ang faith niyo gusto yung pabinyagan, hindi lang nagkataon na nabuo yung bata. May chance po yun. Magiging ano na po yun. No? Kapiling na ni Lord sa langit. Yun po kapatid, para mas malinaw. Mukhang importante ito eh. Back to you, Brother Hendrick. Yeah, maraming salamat, Brother Angel. At ay bigyan na natin sa mga nagtaas dito sa Zoom. Sister Mina, are you there? Andito po. Good evening po sa lahat. Yes, Sister Mina. Good evening po. Ano po yung katanungan, Sister? Ayan, thank you po. Pwede pong pakipaliwanag kung ano pong meaning ng fellowship and ano pong pinagkaiba ng fellowship ng mga born again at na nating mga Catholic po. Okay, Brother Angel. Okay, from the word it's a fellow, kapatid. Niya. Pag sinabi mo fellow, yung magkakasama, parang friendship yan. So, fellowship na connected with the worship. So, yung mga tao na nagkakatipon-tipon po, magtitipon-tipon para magkaroon ng ano, para di ba may mga tinatawag na gathering lang, kainan, o may fellowship tayo, sabi do. It's a gathering lang po 'yon. Pwede siyang sabihin na hindi doon sa ano, no, pwede siyang ilagang doon sa kahit kainan lang. Ay may fellowship doon, kainan tayo, fellowship lang. So gathering, pwede siyang simple as gathering. So yung worship eh, yun nga, no, worshiping to God, no, praising God. So pagpupuri sa Diyos yan talagang diretso lang sa worship. But yung fellowship din, pwede rin siyang, usually yung ginagamit natin, no? May fellowship tayo, no? Gathering in worshiping to God. So in other words, fellowship hindi siya exact na sinasabing worship talaga. Fellowship is just as simple as friendly association, no? Gathering lang. So yung pagdating sa worship, yun na, talagang nakafocus yan kay Lord, Sister. At ang pinakaiba siguro, Sister, dagdag ko lang, no, kasi yung fellowship ng mga Katoliko Biblical, tawag natin doon communion, no, in 1 Corinthians 10:14 to 16, sa basahin natin sa KJV. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na communion eh. Okay, basahin mo natin, ah. Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. I speak to wise men, judge you what I say. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. So ang pinakaiba, Sister, yung sa atin is more on biblical. Because we're not only just doing a fellowship, but what we do is communion, meaning receiving the body of Christ, Sister. Okay po. Then follow-up question po. Since, kasi marami pong mga Catholic, ano? And bakit nag-transfer po sila sa ibang sect? Tapos dati sabihin na natin na hindi sila talaga ganun kaayos na tao, no? Nagiinom, magulo. Tapos sabi niya na I am so thankful kasi nakita ko tong ganito ganyan. Tapos papasalamat ako kasi na sa time na naging down ako, merong fellowship dito kay pastor na ganito ganyan. So ano pong meron sa fellowship nila na nakapagpahiwalay sa fellowship nating mga Katoliko? Okay, Brother Angel. Yun nga, no, ang nangyayari kasi diyan, no, ang tao Katoliko, no, so dahil hindi ninanamnam yung banal na misa, ang nangyayari sa kanila, ang tawag diyan kasi we're not cooperating during the mass. Actually, yun ang pinaka highest form of worship and fellowship. Hindi alam ng mga Katoliko yon. Actually, yung mga ginagawa ng mga ibang mga Protestante, hindi yan talagang tamang pagsamba, tamang worship, no? Bakit? Walang yung pagpiperapirasyon ng tinapay, no? Even in the Bible, yung unang misa po, kumpleto yan. Actually, nag-ano pa sila doon. Mateo 26, bro, 26. Nag-ano pa sila diyan, kumanta sila. So, unang misa talaga to. Merong fellowship, merong kainan at merong kantahan yun. So, Matthew 26:26? Yes, bro. Yan nga natin. No? May kantahan talaga yan. Yung 26 lang hanggang 30, bro. Yan talagang kantahan yan at ano yan. Sina Jesus, yung mga apostol pa rin. No? And as they were eating,
Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, take it, this is my body. And he took the cup and gave thanks and gave it to them saying, drink you all of it, for this is my body, this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. Ayan, napakagandaan sila. Psalm and hymn, salmo at mga himno. Oh, so yan ang kompleto siya, may breaking of the bread. What's the problema nila? Wala noon. Ngayon, so dahil lang mga tao, alam mo na, no, ang gagawin nga, kahit nga sabi nga doon sa Mateo 4, kahit si Satanas nga, kabisado niya yung banal na kasulatan. So nangyari, so word, ano na lang sa kanila, no, puro liturgy lang, liturgy of the word. So kaya kompleto tayo, no? So liturgy of the word plus liturgy of the Eucharist, kaya hindi kompleto pagsamba nila. Ngayon, bakit nababago na ano sila? Yun nga, no? Yun nga kahit nga yung silibyatan nga, no? Kahit nga yung fallen angels, gagamitin niya pa rin yung banal na kasulatan. Gagamitin yung banal na kasulatan para maalis ang mga tao sa tunay na simbahan. So mangyari, banal na kasulatan, pero oo nga nabago sila. Pero anong iniwan nila? Yung tunay na iglesia at yung banal na Eucharistia, kapatid, no? So wala, hindi ibig sabihin na bago sila doon, akalaan nila nandoon na yung kaligtasan. Wala pong ganoon. Kasi tandaan natin, yung banal na misa kompleto na 'yon. Mayroong Bible study, mayroon na bang siyang banal na Eucharistia at the same time. Kompleto 'yon kung talagang iintindihin ng tao. Anong problema doon? 'Yun na nga, no? Binabaliwala ang misa. Akala nila, boring, ganito, ganon. May mga ano naman, information, seminar, Bible study sa simbahan. Ayaw naman umaten. May punto por punto, ayaw naman makinig sa punto por punto na talagang Catholic study talaga, no? So, ano bang pagkakaiba nun? Iniwan nila tuloy na iglesia, apostasy yun. Malaking kasalanan yun. Heresy na rin. Ang daming kasalanan nilang ginagawa doon. Infidelity of the church. So napakalaking kasalanan, akala nila, no? Maliligtas sila doon. So, 'yun ang nangyari kasi, biktima lang po sila ng fallen angel ng Leviathan. Sino ba si Leviathan, Bro Wendell? Ipaki-explain nga para malaman nila. Yung Leviathan, high rank 'yan, no? Mm-hmm. At alam naman natin na yung demonyo ay devil to divide talaga. No, the ancient tactic of the devil is to divide and then attack. Kaya nga sa ikalawang Korinto kapitulo 11 versikulo 12 hanggang 15, napakalinaw 'yan na katumbas kung merong propeta o merong apostol ang ating Panginoon, meron ding mga bulaang mga ngaral, no? Di umano 'yan ika pagtataka dahil kahit si Satanas ay pwedeng magkunwaring anghel ng liwanag. At tandaan natin, para di tayo matrap sa tinatawag na taktika ng demonyo, ang taktika kasi ng demonyo sa kaniyang very cunning tactic, magpresent siya ng 95% na totoo. No? The devil in his cunning can present us with 95% truth with only 5% distortion. Mag-ingat umano sa 5% dahil magigibain niya yan. Halimbawa, di po ba, daming naniniwala na si Kibuloy talaga appointed son of God. So, ano nangyari? Di po ba may naniniwala na yung si Senior Santo Niño na may kaso na rin sa Surigao ay appointed son? Ang daming naniniwala niyan. Pero malinaw ang sabi sa ating deklarasyon ng simbahan, we are not Bible alone.
sa Lumen Gentium number 16 through no fault of their own. No? Through no fault, hindi nila alam ang katotohanan na ang simbahang Katoliko talaga ang tunay, pero di nila nakita ang katotohanan na iniwan nila ang tunay na iglesia, na sa tunay na iglesia nandito ang mga sacraments na makapagligtas natin. Nandito ang mga sacramentals na magamit natin sa spiritual na digmaan. Oh. So, punta ka sa ibang sikta. Wala na silang sacrament. Wala din silang sacramentals. So, sila'y, ayon sa Die Verbum, sila'y nagiging kaisa, through no fault of their own, sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos dahil naniniwala sila sa Bible. So, ano ang batayan para magiging kaisa sa Diyos? Through no fault of their own, salita ng Diyos. Pero tayong mga Katoliko, nagiging kaisa sa pamamagitan ng salita at Eucharistia. Salita at pagkain. Tandaan natin, meron tayong spiritual na pagkain, Eucharistia. Sila salita lang. Tayo salita at pagkain. At ang tao na salitang salita lang, walang pagkain, delikado. Mababaliw ang resulta niyan. Oo, at tandaan lang po natin na hindi lahat ng fellowship ay pinapakinggan ng Diyos, no? Sabi niya dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Palagi mo pa naman maririnig ito sa mga ibang sekta kapag nagpe-fellowship sila, Lord, Lord! May paiyak-iyak pa yung mga yan. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Ngayon, ang question, ano ang kalooban ng kanyang ama? John 6:40, ang nanampalataya sa kanyang anak. No, basahin natin ang kalooban ng ama. John 6:40, para makita natin what is our ano yung yes. Meron pong papasok na Muhammad Arifur Rahman. Ngayon muna yan, te. Unahin natin tong mga kapatid natin na nagtanong, te. I mean, papasokin po. Baka may mag-click ba? Sige, papasokin mo, te. Pero pahintayin mo lang. Okay. O, pahintayin mo lang. Unahin natin itong mga kapatid natin na nagtanong. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, ang lahat na kumilala at sumampalataya sa anak at nagkaroon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Then, ipapidirektan natin sa 50 kasi ito ang kalooban eh. Sa 48 pala. Sabi ng kanyang anak, kasi makinig daw no, sa kanyang anak, sabi ng ama, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumababa mula sa langit, mabubuhay magpakailanman. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Sad to say, kapatid or sister Nina, sa ibang pananampalataya, yung katawan ni Kristo, kinukutya nila yan. Sinasabi pa nila na yan ay hindi literal na katawan. Ngunit sabi ng Panginoon sa Kristo, ito ay tunay na aking katawan. Pero sa kanila, simbolo lang daw. So dyan pa lang malinaw na yung kanang fellowship nila ay hindi sa Diyos. Sister Mina? Bro Jun, last na lang si sister, no? Maraming kasi gano'n na nangyari ngayon. Dito na, bago ko pumunta ka. Yeah, di ba? Baka maano tayo dyan. Medyo delikado yan. Medyo ito, seryoso tayo dito. Tandaan po natin, no? Talagang my people were destroyed because of lack of knowledge, sabi ni God sa Hosea 4:6. Kasi mangyayari dyan, nakatingin tayo dun sa pagbabago niya, no? Pero hindi tayo nakatingin dun sa turo na simbahan na iniwanan nila. So anong iniwanan? Banal na Eucharistia, yun ang kulang, no? Tunay na iglesia. Ang daming iniwanan nun, pati yung confession, no? Banal na misa, confession. Lalo yung confession, napakalaga sa kaligtasan. So dahil lack of knowledge, ang mangyayari, madaling madali silang makuha dahil ay dito nagbago ako sa ano. Tandaan po natin, ha, yung sabi ng unang misa, si Jesus nagpira-piras ng tinapay. Ito biblical sila pero hindi nila ginagawa 'to.
kahit nga sa nung wala na si Jesus, ginawa mo yung pagpairapiras ng tinapay. Gawa chapter 2 nga, bro, 46, bro. Oh, 43 to 46, bro. Ginawa ba na? Wala na si Jesus, ha? Ginawa. Pero mga Protestante, hindi ginagawa ito. Mga apostol, ginagawa ito. Ano yun, bro, Angel? Sorry, umalis kasi ako sa upuan ko. Ano yun? Gawa chapter 2, bro. Verse 43 to 46. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsasama-sama ang lahat na sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. Ito yung true fellowship. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Pagpupuri ba sa Diyos dyan, sister? May kasamang pagpira-piras ng tinapay? Meron. Sila ginagawa nila. Sa templo pa kamo, Bro Angel? Yes. Nasaan sila ngayon? Nasa stages. Gumawa ng stages. Walang templo yun. Si Brother Eli, ang kung magsalita, parang napakagaling. Pero kung wala siyang templo, coordinating center. Pero sabi niya, biblical. See? Doon pa lang, makikita mo. Ginawa ba yun ni Apostol Pablo? Huli na halos na natawag si Apostol Pablo. O gawa 27, bro, hanggang 8. Gawa 20-27? Gawa chapter 19, verse 7. Ah, verse 7, okay. Gawa 20 verse 7, okay. Sa basahin natin sa basahin natin sa The Living Bible to. So ito ang sinabi sa Acts 20 verse 7. On Sunday, we gathered for a communion service with Paul preaching, and since he was leaving the next day, he took until midnight. The upstairs room where we met was lighted with many flickering lamps. Tagalog, yung pagpira-pira, so wala ka dyan. Ah, okay. Sa Tagalog natin basahin. In English ko kasi sa ano kasi is communion talaga nakalagay. So, sa Tagalog, ito ang sinasabi, no? Nang Sabado ng gabi, sa English kasi Sunday talaga, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Pansin niyo po, ang pangangaral nila may kasamang pagpira-piraso ng tinapay. Bakit? Sinabi ni Jesus, gawin niyo to eh. At ang tinapay na yun siya, sabi niya, ang hindi kakain ng aking laman at dugo, hindi magkakaroon ng buhay. So sabi nga doon sa 7:21 ng Mateo, eh hindi lahat ng tumataw ng Panginoon. Sabi pa nga doon sa bandang sa 22, kami po'y nagpalayas pa ng demonyo. Eh nagpapalayas ng demonyo born again? Sila'y nangangaral? Ano sabi? Kundi sumusunod sa kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama, yung sinasabi ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, di ba sa 1:6, doon sa remaining verse doon, sabi niya, ang sinasabi ko, hindi ko sinasabing ano lang sa akin. Ito yung pinapasabi sa akin ng Ama. Kaya nga yung kagustuhan ng Ama, yun na maniwala kay Jesus sa sasabihin niya at sinabi niya magpira-piraso, mag-ano ka ng tinapay, yun ang maging katawan niya, yun ang dapat. Magmula kay Jesus hanggang sa mga apostol, hanggang ngayon ginagawa natin. Yung tayo, biblical, hindi sila. Eh kaso, yun na nga. No? So, anong gagawin ng tao? The lack of knowledge. Ay, dito ako na bago. Hindi nila alam. Doon sila na mapapahamak. Dahil doon sa iniwan nilang banal na Eucharistia at yung tunay na simbahan, kapatid. So, wala doon sa pagbabago yung kapatid, no? Nasa turo ng simbahan ng Diyos at simbahan, nandoon ang kaligtasan, lalo na sa mga turo ni Jesus, sabi niya, gawin niyo ito, no? Yung Holy Eucharistic Celebration. Yun po, sister. Maraming salamat po, yun lang. And God bless to all of us po. Maraming salamat Sister Mina sa iyong papasok at pagtanong. Balik bigyan naman natin ngayon ang pagkakataon si Sister Juliet Tapdasan. Bro, Sister Juliet Tap. Yes, Brother Wendell. Sandali muna ha bago ibigay may comment dito, may tanong dito, ikaw na lang ang magsagot dahil sige, bro. Sandali ha. Hanapin ko yung
Ay, ito, Pido-Pido 1669, follow-up question po, Exodus chapter 20 verse 5, you shall not bow down to them or serve them. For, ay, oh, ito itungkol na sa Diyos-Diyosan. Sige bro, John Ray. Okay, basahin natin yung kanyang katanungan sa 20 verse 5 ng Exodus, no? 20 verse 5. Ah, sa pasahan natin sa 3 at 4. Exodus 20 verse 3. Ito po ating mababasa mga kapatid. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit na nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Well, ang tanong kasi, specifically, yung pag-bow down. So, hindi ko na i-ano pa yung about sa larawan kasi specific ang tanong. Siguro, ang tanong niya, bakit kayong mga Katoliko ay nagbabow down? Ayan, siguro, no? So, i-assume ko na lang na yun yung katanungan niya. Una, kapatid, dapat maunawaan natin, no, yung intensyon ng gumawa. No, sabi nga ng Panginoong Hesukristo na humusga kayo ayon sa pananampalataya at hindi ayon sa nakikita. Dahil kung i-absolute mo na ipagbawal ang pag-bow down, no, sa lahat ng uri, ang dami nating mababasa sa Biblia na labag sa utos na iyon. Halimbawa na lamang, ito kay Josue. O, basahin natin kay Josue. Ito, mas mahigit pa to sa bow down. Kasi itong ginawa ni Josue, pagpatira pa talaga. At saan siya nakatira pa? Sa kaban ng tipan na mayroong libulto ng kirubin. O, basahin natin. Sobra pa to sa pag-bow down. Kasi pagpatira pa itong ginawa ni Josue. Basahin natin ha. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuutan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila. Saan sila nagpatira pa? Sa harapan ng kaban ng tipan ni Yahweh. Alam naman natin ang kaban ng tipan, mayroon yung dalawang ribulto ng kirubin. So kung mali pa yan, nagkamali na si Josue. Kapatid, no? So dapat maunawaan mo yung intention at ang terms. Tandaan natin na yung sa nabasa natin dito, yung vow down, yung dito sa magandang Biblia, is ang ginamit na salita is yumukod, no? Hindi lahat ng pagyukod ay pagsamba na sa Diyos-Diyosan. Mayroong pagyukod na paggalang. Halimbawa, dito ako sa Korea, yung mga Koreano mahilig yumukod yan kapag nagpapasalamat, kapag bumabate, kahit si Brother Angel sa Japan, yan ang kultura nila. Alam nga naman, pinag-reduce nila lahat ng yuyukura nila. Kultura yon. Anong paggalang? Oh, sa Bible, meron bang ginamit ang pagyukod sa paggalang? O, basahin natin. O, hindi lahat ng pagyukod para sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Kundi paggalang. O, basahin natin. Bro, Junry, edi yung palang mga hapon sa akin, kada makita ko araw-araw, napakarami ng mga guests namin sa hotel. Niyuyukuran ako. Niyuyukuran ako. Edi Diyos pala nila ako. Ang dami ko palang ano. Kaya nga, Baro Angel. At saka, ako, kaya dapat unawain natin yung... Hindi, at saka yes. dito, kahit sino makita mo talaga, mapabata, lalaki, babae, kahit sino, yuko, sila, ako, yuko rin ang yuko sa kanila. Yuyuko talaga anong, ano, yuyuko, at may level pa yan. May level na, ano pa yun, alam niyo po ba sa Japan, kapag mataas na tao yung ano dito, yung yuko mo talagang yukong-yuko, hindi ka pwede yung bowed down lang. Yukong-yuko talaga kapag yung mga maiyamang hapon dito. So, mas matindi yun. Iniisip ko, hindi, ang dami ko pa ng Diyos. Ang dami ko binabaw okay. Down dito araw-araw. Sige, bro, yun rin. So, dapat malaman natin yung mga terms, lalong-lalo na biblically. Sa Biblia ba, pag yumukod, ibig ba sabihin na nun agad, yun ay pagsamba na sa Diyos-Diyosan? No. No? Kaya na ang mga tao ng Diyos, yukod ng yukod din yan sa banal na kasulatan. Sabi ni Yukuran. O si Josue, yumukod sa kaban ng Diyos na may ribulto ng kirubin. Kasi hindi naman lahat ng pagyukod para pagsamba sa Diyos-Diyosan. Meron din ginagamit pagalang. O, unang Korinikas 29:20, anong sabi dito? At sinabi ni David sa sambahayan, purihin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh.
Inuri nga ng buong kapulungan si Yahweh, ang Diyos na kanilang mga ninuno. Yumuko ang lahat, kanino? Sumamba kay Yahweh at nagbigay galang sa hari. Ah. Ano? Yumuko ang lahat, sumamba kay Yahweh at nagbigay galang sa hari. So yung pagyuko, ginamit pagsamba kay Yahweh at paggalang sa hari. Kita nyo? One stone hits two birds. No? So yun po ang biblical meaning ng salitang pagyukod. Hindi po isa lang na parang pagsamba na agad sa Diyos, Diyos ang kapag yumukod ka. No! Dahil ang pagyukod, ginamit yan pagsamba sa Diyos at pagbigay galang sa hari. Out of context na naman. Kasi nakita kasi nila ang mga Katoliko kapag sumasamba sa Diyos, may ribulto. Pero yung pagsamba naman, hindi pertaining sa ribulto. Pertaining sa Diyos, may ribulto kasi kami. Kasi, biblically, ang templo ng Diyos may mga ribulto. No, kung talagang Bible reader ka, may mga ribulto o larawan ang templo ng Diyos. Basahin ko sa iyo, baka hindi mo alam. Ha? O, basahin natin para malaman mo, kapatid. Kasi, yun nga, sabi ni San Pablo, Your Majesty City, ang paniniwala nagsisimula sa pakikinig. Napakinggan mo yan sa pastor mo, pero hindi yan biblical. Kasi sa biblical, ang templo talaga may mga ribulo. O, basahin natin ha. Ezekiel 41:17-19, may mga larawan ba? Basahin natin. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmira at kirubin. Salitan ang larawan ng palmira at kirubin, bawat kirubin ay may dalawang muka. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon ang isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parihong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. So, sa lahat ng dingding ng templo ng Diyos, may mga larawan. E ano ang utos ng Diyos sa kanya? Ano ang utos ng Diyos sa kanyang templo? Ito, para mapangaralan ka. Leviticus 19:30. Leviticus 19:30, ano ang utos ng Diyos no, sa kanyang santuario o kanyang templo? Basahin natin sa King James Version. Kasi maganda eh. You shall keep my Sabbaths and reverence my sanctuary. Reverence my sanctuary. Question. Paano mo gagalangin ang santuario without reverence the ribultos there or larawan? Kaya mo yung gawin? Reverence meaning bow down. 1 Chronicles 29:20. Yung pagbabow down ginamit pagalang. Eh sabi ni Yahweh, reverence my temple. Ang kanyang temple puro ng larawan. Kaya mo mag-reverence or mag-bow down sa kanyang templo without ano? Without may mga larawan doon. Paano mo gagawin yan kung talagang Bible reader ka? Imposible yun. Kasi pag sinabing reverence my temple, kasali na lahat ng nandoon. Mga larawan at hindi. At ang pagyukod, ginamit yan biblically. Pagalang sa hari. Basahin natin muli. 1 Corinthians 29:20. So ito yung proper exegesis, mga kapatid. No, hindi yung dahil nakabasa ka, ba't kayo yumuyukod? Isabi sa 20:5 ng Exodo, huwag yumukod, ba't kayo yumuyukod? Kasi hindi nyo naunawaan ang proper exegesis. Oh. Masahin natin ulit, no, na ginamit yung pagyukod, 1 Corinthians 29:20, sa ito nga, sa King James Version natin basahin, worship nga eh. No? And David said to all the congregation, Now bless the Lord your God, and all the congregation bless the Lord God of their fathers, and bow down their heads, and worship the Lord and the King. Oh, bow down. Niyukod ang kanilang ulo, at sumamba sa Panginoon at sa Hari. So paano nila ginawa yon? Yung pagsamba? Sa Panginoon sa Hari, bow down, pagyukod. Eh sabi ng Diyos, reverence my temple. Reverence my sanctuary. Eh sabi naman ni Ezekiel, ang kanyang templo puro ng larawan. Paano mo gagawin yung kung bawal pala bow down sa harap ng larawan? Ayan, sagot natin, Brother Wendell. Sila nang bahala sumagot sa tanong natin. No? Nagbigay lang tayo ng biblical exegesis. Yes, Brother Angel.
idagdag mo itong isang talata, hindi lang nagbow down, nagpatira pa sa harap ng kabanantipan. Hindi, ano yun ha, hindi Diyos yung kabanantipan talaga. Oh, sa is. Tapos may dasal sa sasyete. Katolikong katoliko yan. Sa is. Nagpatira pa talaga yan sa kaban lang ng tipan yan. Hindi naman Diyos talaga yun. Na may anghel yan. Patira pa talaga. Kung ilalagay natin sa Bayrank Battle Angel, mas mataas to kasi nagpatira pa talaga. Nagpatira pa at may rebulto yan sa lahat. So ito sabi. Sa kaban ng tipan, may rebulto yan na, ano, na rebulto lang ng anghel. O, anong ginawa? Sabi dito, pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuutan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng tipan. Ni Yahweh, naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Josue, sinabi ni Josue, Panginoon Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng Irog Jordan? Kung ipalilipol din lamang sa mga Amoreo, mabuti pa'y nanatili na lang kami sa kabila ng Jordan. O, parang Katoliko, nagbabaw down kami, nag-ano kami, pero sabi namin, Ama namin, nasa langit ka. Hindi namin siya yung rebulto namin, no? Linawin namin yun. Wala kaming dasal yung rebulto namin. Nagbabaw down kami, nagdadasal kami sa sanctuario, biblical yan, sa templo, biblical yan, altar, biblical yan, no? Kapag yumuko kami o tumaas ang kamay namin sa ano at tumingala, dasal namin, di naman rebulto namin, Ama namin is nasa langit ka. So, yun po kapatid. So, is Bo Wendell? Ano pangalan? Pero nakatanda ni kanina, bro. Dani Mendoza. Tingnan natin. Wala, bro. Walang Dani Mendoza. Wala, hindi siya nakapasok. Hindi, wala, meron. Walang Dani eh. Meron doon Dani kanina. Lumabas. Hindi siya nakapaghintay. Alright, so ibigyan nila natin kay Sister Juliet Tapdasan. Sister Juliet, pa-unmute. Sister Juliet Tapdasan, pa-unmute sister. Ayan. Good evening sister. Unang tanong po, anong kaibahan ng baptism sa bata at saka renewal baptism of the Holy Spirit sa mga charismatic yun? Okay, Brother Wendell. Ano ang pagkakaiba sa baptism of the Holy Spirit ng charismatic ngayon at sa baptism ng mga bata? Yung sa baptism ng mga bata ay parang magiging kabahagi siya sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo, Galacia Kapitulo 3, versikulo 27. We are one, we are all Christians. The Living Bible. May paliwanag ang iba na yung baptism of the Holy Spirit ay to ignite umano the gift of the Holy Spirit and the fruits of the Holy Spirit. Pero sa pag-aaral ni Father Nonet Legaspi nasa online niya nakapos ang kanyang pag-aaral kaugnay sa baptism of the Holy Spirit, may kuminto si Father Nonet Legaspi niyan, no? Na pinag-aaralan yung kanilang guide na nakabatay umano sa Protestant na origin. Bakit umano nakabatay sa Protestant? Ang paliwanag niya, ang mga Protestanti kasi wala silang sakramento lalo na sa confirmation, sa compel. Dahil wala silang sakramento ng confel, so meron silang tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Pero tayong mga Katoliko, meron tayong maliban, na meron tayong binyag, meron tayong compel. And by virtue of baptism and confirmation, so yon ang dahilan na we are all a soldiers of Christ and we are called to fight under His banner. Okay, correct.
So yung ano, yung baptism ng mga charismatic, ano yun? Wala yung effect, Brad? Well, ang paliwanag niyan ng iba, to ignite the gift from the Holy Spirit. No? Pero, ang sabi kasi ni Father Nonet Legazpi na isang exorcist at nag-aaral at bihasa sa mystical discernment of mystical phenomenon, sa pag-aaral niya, ang baptism of Holy Spirit na sunod galing umano sa Protestante. Okay. Para sa atin, meron lang tayong tinatawag na kumpel. Pero ang paliwanag lang sa mga, ang problema lang, ito ang karanasan, pero marami nang din maniniwala na during the baptism of the Holy Spirit, may mga na-possessed. Halimbawa, sa gathering nila, ecclesiastical gathering, kung saan yan, halimbawa dito sa Dupim, tinatawag Dupim dahil ito'y comprising Dipulog, Osamis, Pagadian, Iligan, at Prelature of Marawi. Pag ang charismatic ay magsagawa ng convention, batay sa karanasan, kahit saan, meron talagang mga nangyaring mas hysteria, no? So kaya yon ang dahilan na may isang convention na ang team namin ang nag-handle at nagbigay ng lektura. Ah, okay. Pangalawang tanong po. Yung ano, Brad, ba deliverance prayer, noon nagde-deliverance kami. Then in-stop namin kasi sabi mo delikado pag may sakop sa pamilya na walang opisyal at hindi nagsisimba, madelikado siya sa mga bad spirit. So, hininto namin yun, Brad. Ngayon, wala na dito ang anak ko, Brad. Umalis sa bahay. Boarding house na siya. So, ipatuloy namin yung deliverance prayer, Brad. Sis? Deliverance sa anak ninyo? Sa bahay po. Nagde-deliverance kami noon sa bahay. Tapos, nagtanong man ako sa iyo noon na may anak ako na hindi nagsisimba, hindi nag-umbisal. So, sabi mo, delikado pag mag-deliverance kami. Kasi open siya. So, hinintip namin yun. Okay, ito ang dapat niyong gawin, kapatid, no? Dahil ang deliverance ay isang spiritual warfare 'yan. At alam niyo naman, sa spiritual warfare, para itong boxing, saan ka mahina, doon ka titirahin. The weakest link, hahanapin 'yon. So dapat kung saan 'yung mahina, 'yun ang tinitira din ninyo. Ang pakipag-usap sa anak niyo, pagbigay ng katekisim, one-on-one talaga. Bigyan ng panahon, pray for the conversion. No? Pray for the conversion. Huwag hayaan. Ginawa ko yan. Oh, so, i-offer mo yan. I-offer mo yan. At i-catechize kung paano talaga mamuhay sa grasya ng Diyos. I-catechize na kung wala sa estado ng grasya, ikay ibinyagang Katoliko, tatanggap, ayon kay Father Chad Repergera, ang isang Katoliko na nasa mortal na kasalanan, pagtatanggap umano ng komunyon, may kasamang demonyo. May kasamang demonyo na tuwang-tuwa sa ginagawa niya na pagtanggap ng komunyon dahil sa pagwalang bahala sa pag-abuse sa Eucharistia. No? 'Yon ang paliwanag ni Father Chad Refugee na isang exorcist. So, kaya kung ano ang weakest link sa ating
tahanan, doon ang ating pagsisikapan. Una natin yang gawin. Yes po. Ginawa ko yan, Brad. Ginagawa ko yan. Tapos, ino-offer ko sa time ng Holy Rosary pagsisikba. Tapos, may malapit man kasi mga kapatid ko dito, Brad, at saka parents ko. Yun, nabahala ako doon. Kasi, sabi mo noon, delikado pag may mga kapitbahay na hindi sila din up, pag-open sila. Ganun ba yun, Brad? Sadali, ha? May binasa kasi ako dito. May binasa kasi ako dito. Paulit kayo tanong, sister. Comment dito, Brad, ni Jan. Ang comment niya kasi dito, pareho ba ang topic o video dito sa kaabag ng simbahan? Kung pareho, bakit may nahuhuli? May nahuhuli daw umano? Ah, yung ano siguro, kasi yung internet ko hindi stable, so medyo siguro na relate yung ano yung tapo ng ano kung Brother Wendell doon sa live. Yun siguro ibig niyang sabihin. So Sister Juliet, paulit yung huling tanong, Sister? Ano, Brad? About din yun sa deliverance. Kasi sabi ni Brad Wendell noon na pag mag-deliverance prayer, malapit kasi kami sa ano, sa mga kapatid namin, sa pamilya namin. So pag mag-deliverance prayer kami, pag open sila, delikado din sila, doon din papasok yung mga espiritu. Totoo ba yun, Brad? Kung di sila protected sa grasya ng Diyos, delikado talaga. Halimbawa, may isang worker na nakikinig sa seminar namin. So, ang nangyari, nag-deliverance siya. Worker ng simbahan yan, ha? Nag-deliverance siya. Nang nag-deliverance siya, yung papa niya ay biglang nahulog sa bangin na bali ang tail. Yun ang una. Pangalawa, yung anak ng kapatid niya na maliit, napusis. Oh. So, nag-deliverance siya. No? Nag-deliverance siya. Kaya, una nating gawin, di natin malimutan, kahit na ang ating Panginoong Hesus Kristo, anong kanyang unang ginawa bago siya, anong ginawa niya bago siya nagsagawa ng public ministry? Ang una niyang ginawa matapos siya nakatanggap ng binyag ay prayer and fasting. Pagkatapos sa prayer and fasting, mortification talaga, self-discipline. Una niya na ministry, matapos siya nag fasting and prayer, una niyang ministry ay exorcism sa loob mismo ng sinaguga. So kaya pinakita ng ating Panginoong Hesus dito, mga kapatid, no, na ang pagiging pagtanggap natin sa binyag, hindi lang hanggang sa binyag. Dapat sundan ito tulad sa kanyang ginawa, prayer and mortification. Dahil we are in the field of spiritual war. Halimbawa, dahil meron na tayong aklat ni Father Sikia. Oh, may aklat na tayo. Walang pagkakaiba yan, meron na tayong baril. Pero wala tayong training. So, tama. Anong mangyari yan? Ha? So, ganun po yan, kapatid. Okay. Okay na yan, sister? Okay, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Sister Juliet Tapdasan. At ibigay na natin sa ating huling magtatanong si... Yes, Bro Angel? Oh, gusto ko lang i-clarify ito. Nasabi ni... ng isang brother natin, grabe mga kapuntos, salamat sa inyo hapang sayaw sa kamaturan. Ano yun? Salamat siya sa pag ano natin sa proclaim. Katotohanan. Oh, proclaim. Pagproklama ng katotohanan. Okay. Salamat po sa Diyos po ang lahat ng papurit pa sa salamat. Lucas 17:10 nga, Bro Junry. Luke 17:10. Luke 7
10. Tagalog para mas maganda. Yes, Tagalog. So, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat na inyong na iniutos ko sa inyo, sabihin nyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad yes. lamang sa aming tungkulin. Yes. So sa Diyos po lahat ang papunta. Salamat mga brothers and sisters. No, kami po ay aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang po kami sa aming tungkulin. Yun lang po, Bro Jenry. Alright, so bigyan natin sa huling magtatanong, si Try Running. Oh, grabe naman itong pangalan na ito, Try Running I. So, Try Running I, pa-unmute. Try Running I. Pa-unmute, kapatid. So, bibilangan kita ng 5 kapatid. Kung wala, so hindi nagtatawagin ulit. Ayan. Hello, good evening po. Or a sister? Kuya. Kapatid na try running ay. Ayun, medyo may difference yung mic niya. Yes bro, may difference yung mic mo bro. Try running ay. So, tanggalin mo muna yung headset mo bro. Parang naka-headset ka, tanggalin mo yung headset kasi parang ano, nakaano yung ano mo? Ayun! Ayun! So, good evening kapatid! Hindi namin ngayon naman na ang panig ako dito yung Danny. Paliro man akong ang tawag sa akin naman dito Tay Running Imran. Yung pangalan ko. Try running. Ah, so ano yung tanong natin bro? Anong pangalan pala muna? Yung pinakapangalan. Brother, so, ano yung tanong? Brother Wendell Tanaparegan, sir, ay brother. Okay, brother. Sige po, ano yung tanong? Go ahead. Ay, yung problema ko dito dahil sa matagal na kasi ako muna, 2019 pa. Nagkaroon ako ng sakit. Nagkaroon ako ng na-stroke ako. Kaya medyo yung sasalita ko, medyo may natamaan ako dito sa kalan. Kaya ang sinabi naman ni Diesel at si brother sister Diesel din gandang napitan ko kayo para sa deliverance prayer na narito po sa akin, binigay niya to sa akin. Ah, okay. So, ngayon paano po pagkukuha ko dito hindi sila niniwala dito sa bahay kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Okay, kapatid, so ito na lang. Kailan ba yon si Father Darwin papasok para sa sa linggo, no? May deliverance si Father Darwin, online deliverance, pero kailangan talaga na magkonfisal kayo. Oh. Nakapag-confessal ako. Monthly ako nagko-confess. Oh, so may online deliverance si Father Darwin dahil ibinalik niyang online deliverance dahil si yung speaker namin sa UST, si Monsignor Rosetti, aktibo-aktibo sa online deliverance kasi, no? So kaya ibalik ni Father Darwin ang online deliverance. So kung bukas makapasok ka, mas mabuti. Sige po, sige po. Bigyan kita ng link, ha? Oo. Sige po, sige po. Sige. Yan, bukas, bigyan kita ng link. Opo. Salamat po. Sige. God bless you, kapatid. God bless. God bless. Okay. Bro John Ray? Alright. Maraming salamat. Yes, bro, Wendell. So, yun na po ang huli nating
questioner sa gabing ito, no? So maraming salamat kapatid na try running eye. Kaya pala hindi siya nakasagot agad. Sabi niya, hindi niya alam na yung naging pangalan niya pala ay try running eye. Okay, so ganyan po, maraming salamat bro. Magpaturo ka dyan kung paano palitan yung pangalan mo na try running eye. Alright, so yun na po ang kabuuan ng atin pong programa sa gabing ito, Worldwide Catholic Bible Study. Dito po lamang po yan sa punto por punto. At siyempre, maraming salamat no sa lahat ng mga kapuntos natin na nagtanong sa online at dito mismo sa Zoom. Kaya bago po natin ibigay ang pasasalamat ng ating mga kapatid, in behalf po sa punto por punto team and staff, lalong-lalo na sa ating main host na si Brother Jando, kami ang punto por punto po ay nagpapasalamat siyempre una-una sa ating Panginoon at sa inyong lahat mga kapunto sa walang humpay na pagsuporta sa programang ito. Nakailang taon na po ito pero andyan pa rin po kayo at patuloy po tayong lumalago, no? Kaya papulit, pasalamat po talaga sa Diyos na nagbigay siya ng isang programa na kung saan po tayo ay magkaka sama-sama at magkakausap-usap at mapag-aralan ang kanyang banal na salita. Yan, ibigay naman natin, no? Unang-una kay si Brother Romel, kung nandiyan pa ba si Brother Romel. Brother Romel Palma, andiyan pa ba bro? Ayun, wala na si Brother Romel kasi sabi niya kanina baka hindi siya magtatagal. So, bigay na lang natin muna kay Brother Wendell sa kanyang huling pasasalamat, bro Wendell. Maraming maraming salamat sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay at sa mga kasama ko ngayon. Bro Angel, Bro John Ray, asan na ba yung iba? O si Bro Kata, wala ah. Ayan, maraming salamat Brother Wendell at Bro Angel, huling mensahe at pasasalamat Bro Angel. Yes, amen, praise the Lord. Maraming maraming salamat una-una sa Diyos sa kanyang kalwalhatian at kapurihan magpakailanman, no? So muli napakabuti niya at nagkaroon tayo ng ganito, no? Maraming sabi nga ni Jesus, maraming sabi niya sa mga apostol niya, maraming ano, no? Maraming gustong mapalit kayo, narinig niyo itong mga ito. Maraming mga gustong marinig, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong marinig. So tayo, no? Mga buhay pa, no? Ayan, narinig natin 'to. Napakapalit natin at dapat i-share natin ito, no? So Santiago chapter 5 verse 19, sabi nga doon 19 to 20, ang sino mang nakapagbabalik, no, ng sa isang makasalanan, no? So sabi doon at marami daw nakasalanan ang napapatawad. So spiritual works of mercy to, kayamanan sa langit. So dapat ituloy-tuloy natin to, no? Sabi na till kingdom come na to. No, kung ano man, no, natitirang taon sa buhay natin, habang pasalamat tayo, nagkaroon ng pagkakataong magbago, magsisi. Sana po ibigay na natin kay Lord ang lahat-lahat nito bilang paghahanda sa kanya sa kamatayan at paghukom. Sabi nga ng mga ebanghelyo natin pabaon, no. Napakaganda ng ano, no, nung ebanghelyo na kahapon at ngayon, no. Maganda kapag naabutan ka pala, no, yun namunga, no, sa pananampalataya. Walang sino mang tao na sasabihin ng tao ay walang wala siya o salat na walang maibigay sa Diyos. Lahat tayo po, no, may binigyan ng Diyos. Yung palang buhay mo niya, no, ialay mo na sa Kanya. Paano kung may pera ka pa, may talent ka pa, mas lalong ibigay mo sa Kanya para sa kalwalhatian ng paghahari niya. No? So, para sasabihin niya sa atin later on, sabi dun sa Ebanghelyo kanina, no, li kayo, no, para isama na daw niya tayo sa kanyang kaharian pagdating ng panahon. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Junry, and good night, everyone. Maraming salamat, Brother Angel. At ang akin namang connection dito ay naghihinalo. Kaya pasensya po kung nakakaranas kayo ng hindi magandang ano, no, mga kapatid. At bago natin ibigay kay Ate Edna para sa huling niyang mensahe at panalangin at sa pagkuklos ng programa, ako din, no, si Mr. Kaabag, Brother Junday, nagpapasalamat din siyempre unang-una sa Panginoong Diyos, no, sa lahat ng biyaya na ibinibigay niya sa atin at sa inyo rin lahat, mga kapuntos at mga kaabag sa walang humpay na pagsama dito po sa amin sa programang Punto por Punto. Andyan pa rin kayo para makinig at matuto. At sa lahat na nagpapashoutout, Ate Edna!
Grabe, para naman yung tulap. Okay, marami pong salamat sa lahat po na nag-join at sa napansin niyo po, wala si Brother Jando dahil sports and evangelization, at doon po ako po yung nagpapasalamat in behalf of Punto Por Punto and Father Darwin sa inyong suporta. Malaki pong halaga ang ganong ganap at na tuloy po yon sa mga suporta ng mga supporters. Hindi ko po mabanggit ang inyong mga pangalan, pero alam niyo na po kung sino-sino po kayo. Marami pong salamat ulit, at ganun din po sa panawagan ni Father Darwin na para sa seminarians at AKP play ko po muna pala. Kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dali nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin. Tulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayong mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin. At marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. So, meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization. Meron tayong mga market evangelizers. At meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. Fight Team Maria at Attack FD with a humble heart po. God bless. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Eclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Yan ang katotohanan na mabigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si Bayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodeo et Eclesia.